Magandang hapon Pilipinas, Diyos maray na hapon Bicolandia. Isang masaganang ani at mataas na kita ka Marina Sur. Welcome po sa pangwalong serye ng ating pagsasanay dito sa ating kaugnay School on the Air on Production of High Quality Inbred Rice and Seeds and Farm Mechanization. Ito po ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Bicol. At magandang hapon din po sa ating mga farmer enrollees mula sa 36 na municipalities at 2 syudad po ng Camarines Sur. Ang ating pong pagsasanay ay inyong napapanood via YouTube Live sa ATI Bicol hashtag sa Rabay Channel at napapakinggan din po tayo sa himpilan ng radyo sa DWNX 91.1 FM at DWNX 1611 AM Naga tuwing Martes at Huwebes alas 5:30 ng hapon hanggang alas 6:30. So ito po ang inyong lingkod sa muli, si Techi. At ngayong hapon po ay makakasama natin ang isa sa mga science research specialist ng Department of Agriculture, si Mr. Anacleto Splana. Good afternoon, Nax. Hi, good afternoon, Techi. Saka sa mga tagapakinig sa buong Camarines Sur. Good afternoon po, mga farmers. Okay po. So meron lang po kami ng konting anunsyo ano para po sa ating mga tagapakinig sa radyo. I-announce lang po namin na ngayon pong week ay ang ating pong pag-ere ay hanggang Biyernes po. Sa parehang oras din po ano, alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng hapon sa DWNX. Ito po ay para po tayo maka-cope up doon sa bali 2 episode po na hindi natin na-ere nung nakaraan. So kaya para po ngayong araw ang i-discuss po natin ay yung key check number 5. Bukas po Huwebes ang i-discuss natin ay key check number 6 at sa Biyernes po ay ang ating key check number 7. So inaanyayahan po natin yung ating mga enrollees na tumutok at mangyari lang po na paki-inform na rin po yung inyong kapwa farmer enrollees po ano para po sila ay makaantabay. So, nung nakaraang episode po, during sa episode 7, ang na-discuss po natin doon ay yung key check number 4. Ano po ito? Ito po yung sufficient number of healthy seedlings o sapat na malulusog na punla. So, balikan lang po natin ng konti ano po, kung ano po ba yung mga naging rekomendasyon doon po sa ating key check number 4. So next, doon sa mga recommendations sa ating key check number 4 sa pag-transplanted rice, sinasabi natin na pag manual ang method natin, ang pagiging seeding rate natin ay 20 to 40 kilograms per hectare. Ito po ay my minimum seedbed area sa 400 square meters. At yung kanyang age of seedlings ay dapat 18 to 21 days. Ano po? At merong merong number of seedlings per hill na at least 2 to 3. Pag mechanical naman yung ating ginamit, ang seeding rate natin ay 70 to 160 grams per tray. At sa So, ang minimum seedbed area niya ay bale 250 to 300 trays. Ano? At ang kanyang age of seedlings ay 14 to 18 days. So, yun po yung kanyang mga recommendations pag transplanted rice. Pag sinabi naman sa doon tayo sa sabong tanim, anong recommendations natin? O, sinasabi po na ang recommended seeding rate pag sabong tanim ay 60 kilograms per hectare for row seeding. Oo. At 80 naman kilograms per hectare for broadcast seeding. Ano po? So, ito po ay may insured plant density na 225 plants per square meters. Tapos, merong 60 kilograms per hectare na seeding rate or 300 plants per square meters na may 80 kilograms na seeding rate. Ano po? So, pinapaalala lang din natin na sa sabog tanim, sinasabi po na sundin ang paraan ng pag-aararo, pagsusuyod at pagpapatag. Ito ay na-discuss natin during key check number 2, di ba? At kung gumagamit naman ng drum seeder, isabog ang binhi ng pantay-pantay. So, yun po yung mga na-discuss natin during sa key check number 4. Ano po?
So, last time din ay nag-iwan tayo ng question of the day. Ano po ba ito? Ang tanong po natin ni Miss Christy nung last episode ay ilang heels per square meter dapat meron sa manual transplanting? At ilan kapag mechanical upang matiyak na malulusog ang seedling? So, ang answer po natin dyan ay kung manual, ito ay 25 heels per square meters. At pag mechanical naman, 25 heels per square meters. At ang nakakuha po ng sagot mula sa ating mga kaugnay ay si Mr. Ray Philip L. Dicena mula po sa Bula, Camarines Sur. So, congratulations po, sir, at pakipag-coordinate na lang po kay Miss Chriselle Balisoro po, ano, para sa inyong munting premyo. At ngayon pong hapon naman ay dadako na po tayo sa bale pang walong episode natin ang ating pag-aaral about key check number 5. Sufficient nutrients from tilly ring and flowering o sapat na sustansya sa panahon ng pagsusuhi hanggang paglilihi at pamumulaklak. At ito po ay tatalakayin sa atin ni Sir Nax. Good afternoon, Nax. Again. Good afternoon, Stechi. And siyempre po, good afternoon sa inyo, the boss, sa mga MAs. Siguro, sigurado ang mga MAs ng Dalarnon. Mga MAs at mga technicians. So, ang assignment ko po na binigay ni Stechi, bigyan ng i-discuss natin yung K-Check 5. Sufficient nutrient from tree tillering to early panicalization and flowering. So far, ito po isa sa importanting aspect sa pagtatanim ng palay na alam naman po natin na bago ko po pala yun, gusto ko pong batin ang aming management ng Department of Agriculture. Si Director Rodel. Po, si Director Rodel sa pagpayag na makasama kami dito sa inyo. Ang amin pong dalawang RTDs na si Doc Gary and Ma'am Luz, si Ma'am Luz, aming po mga division heads, ang aking boss sa CBES, si Ma'am Arlene Diasis. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you po at patuloy na pinapayagan na nandito ako sa inyong opisina nito. Maraming salamat po sa ating mother agency sa palaging pagpapaalak ng kanilang mga specialista, lalo na sa production po ng ating palay. So, ang napaka-importante kasi ng topic na ito kasi kailangan ay sufficient. Keyword natin is sufficient. Mm-hmm. Ibig sabihin, hindi kulang, hindi naman sobra. Yes, tamang-tama lang. Napaka-importante po yung ano. Kasi fertilizer po, alam naman natin na ang fertilizer ay unang-una magastos. Costly siya. Tapos kung hindi mo mapapakinabangan ng maayos, so sayang po yung gastos na nilalagaan mo. So, ano ba ang mga facts na nandyan po sa nutrients? Sabi niyo po, nutrients are what plants need to grow big and become productive. Ito mga bagay na kailangan ng tanim para tumubo ng maayos at maging produktibo. Then, proper nutrient management improves crop growth and yield. So, ibig sabihin, proper, hindi po basta-basta ang paglalagay para ma-improve. Kasi pwede hindi mo makasira ang nutrients na ang sobra. Rice plants grow and respond better to fertilizer when there is more sunlight. So, napaka-importante po ng sunlight sa ating pagtatanim. Hindi naman po natin magagawa na huwag magtanim pang wet kasi shorter ang period ng daylight. Pero, maasaalang-alang natin na yung relasyon ng sunlight dun sa nutrients. Then, pang-apat na facts is, of all nutrients elements, rice plants need more of nitrogen. So, itong mga mas madaming kailangan ng tanim, ito yung tinatawag nating macro elements. Nitrogen, phosphorus, potassium, zinc, and sulfur. Ito ang mas kailangan ng tinanim. Ibig sabihin, ito yung malimit na magkulang na sa ating mga palayan. And, bakit nga ba kailangan natin ang fertilizer or yung nutrients? Ito yung inilalagay natin sa field para palitan. Kasi usually, ang lupa po natin ay parang bank account lang yan. Parang ATM account lang yan na kung puno ng pera yan, di wala kang problema. Pero, habang tinatamnan po natin, para tayong nag-withdraw. Mag-withdraw ako. Habang nag-withdraw ka, paubos ng paubos ang laman ng ATM mo, yung account mo. So, ito pong mga nutrients ay mayroon pong pinanggalingan
may tinatawag tayong sabi niya po, nutrients in inputs of fertilizer fill the gap between what the crop needs and what is currently present in the soil, water and air. So, ang paglalagay ng pataba ay para po punuan ang kakulangan ng mga nutrients mula sa lupa, tubig at sa hangin. Kaya tayo nag-ameliorate. So ang ano dati, ang pinanggagalingan po ng mga nutrients na ito, una po yung sabi natin sa climate, ang ating pong kaulapan o ang ating mga nakaipong tubig sa kalangitan ay marami pong daladalang nutrients. Isa na po doon ay ang medyo malaki is nitrogen. No, nandiyan po yan. Pag umulan, kaya kung mapapansin po namin, pag tag-ulan, mas matataba ang lupa. O kaya, pag nagpatubig tayo sa ating field, na galing tubig ulan, mas maganda ang response ng kanin. Then, crop residues. Yun pong mga pinabulok na parte ng halaman, ng rice man, other crops, ay nagiging nutrient po yan pagka nabulok at na bumalik sa lupa. Irrigation water. So ito po yung patubig natin, pinagmumulan din po ng mga nutrients yan. Lalo kung ang pinagkukunan mo ng tubig ay galing sa river na marami ng mga eroded soil, yung mga nabulok na hayop at halaman, sumama sa tubig, nalusaw, kasama sa irrigation, ay additional source po yan ng nutrients. And meron tayong tinatawag na biological nitrogen fixation. Yung buwagang ang may isang tanim, sabihin pa natin, sa rice plant, ang kalimitan dyan is asola. Asola ay isa pong nitrogen fixing na tinanim. Na yung nitrogen sa air, hinihigop ni asola para ipunin niya. Pag pinabulok mo si asola, si nitrogen babalik sa lupa. So isang pamamaraan po yun para magkaroon o source ng nitrogen. And siyempre, pagka po may pera-pera, ang pinakamadali pong source natin ng nutrients is the inorganic fertilizers. Napakabilis magkaroon ng fertilizer, palalo po pag may pera. Problema pag wala ka rin fertilizer. So yun. So yan ang mga pinagkukunan natin ng mga sources nito. Ano ba ang importansya ng mga nutrients na yan? Itong K-check na ito. K-check number 5. Meron tayong tinatawag na napaka-importante po yung sinasabi natin kanina, sufficient nutrients. So, sufficient, not insufficient, not excessive. So, kailangan nandun lang po tayo sa sufficient. Bakit po kaya? Una, pag kulang or insufficient, may mga mangyayari, makikita ka, mapapansin mo, mabagal ang growth ng talim, kulang ang suwi, konti ang butil, at magaan. Pero naman, pagka-sufficient ang nutrients, syempre po, maganda ang tubo, uniform, pantay-pantay po pati yan, uniform panicle development, at marami ang butil, attainment of yield potential. Ito po yung yield potential. Ito yung part ng genetic po ito, na ito po yung kakayahan ng tanim, ng palay, ng variety, na magbigay ng ani. So, ma-attain niya po yan pagka-sufficient ang nutrient mo. Pero pag nagkulang, may hirapan. Pero naman, kabaliktadan din pagka-sumumbra ka. Kasi baka isipin natin, gusto mo mas madaming ani. Ang yield potential is 8 tons. Gusto mo maging 10 tons or 16 tons. As you dudubli mo, dublin ko rin ang fertilizer. Malamang hindi po yun sufficient. Yun po ay malamang excessive na. Pag excessive na po siya, hindi na rin po maganda ang kalalabasan. Una, paborito po ng mga peste yung mga tanim na sobrang taba. Sa tao nga, ganun din. Pag sobrang taba, pinapalitan daw. Ewan ko lang kung totoo. Then, yung palay na nasobrahan ng pataba ay madali po siyang maglads. Konting ulan lang, pwede po siyang maglads, ay mahihirapan na po tayong maharvest po yun. At ang masakla pa po nito, kung sobra, siyempre po pag sobrang nilagay mo fertilizer, magiging hindi naman kukunin ng tanim, mapupunta po yun sa ating pong daluyan ng tubig, sa lupa, na pwede pong mag-pulyot ng lupa natin. So, masisira ang ating environment. So, kailangan po talaga natin is only sufficient. Huwag sosobra,
huwag naman magkukulang. Assessment, para mo malaman kung tama ang ginawa, ang nagawa natin sa K-Check 5. Una, para check po siya, no symptoms of nutrient deficiency. Dapat walang symptoms. Wala kang palatandaan, ay, nagkulang kasi sa abono. Ay, naninilaw kasi kulang. So, dapat walang ganon. Sa panahon na ang palay mo po ay nagsusuwi at nagpa-panical initiation hanggang po mamumulaklak. At wala rin dapat toxicity, yung pagkalason ng tanim, bunga ng sobrang paglalagay ng pataba. So, dapat walang ganon. Ano. Ang isa pong sample po ng toxicity, halimbawa, nagtanim ka ng pechay, tapos nag-abono ka sobra, nalalanta. At mali yung paglagay mo ng abono, nalalanta si pechay. Isang sample lang po yan. Po. Sa palay, wala naman ako nakita na masyadong effect sa palay pagka nasobrahan. Ang tendency lang talaga sobrang tumaba. Pero may pagkakataon kung sobrang-sobra naman, pwede po rin mamatay si palay. Achieve at least 300 panicles per square meter doon po sa lipat tanim at 350 panicles or ito po yung mga productive tillers ang tawag po nito sa bawat isang metro kwadrado pagka po direct seeded. Direct wet seeded rice. So habang po ay ang pag-check po nito sa panahon na ang palay mo po ay malagatas na. So yun ang mga kailangan nating tingnan. Ito, mga sabi natin po, how will you feed them? Kung ang palay, habang may growth stage po kasi tayong tinitingnan, habang lumalaki si palay, iba rin ang pangangailangan niya sa pataba. Ito ang ibig sabihin lang nito. Recommendations to achieve K-Check 5. No palay hindi nagsasalita. Parang baby, hindi mo malalaman kung ano kailang niya. Iyak lang mo. Si palay ganun din. Hindi mo siya magsasalita, pero ipapakita niya sa kanilang suwa. Kung kulang sa suwa. Visual observation. So, ipapakita niya na aalamin mo para mamalis sa suwa. Ano pang kulang? Ano ba? Naninilaw ba? Namungkulang ba? Or what kaya? Results of nutrient assessment and decision support. Ito po yung pamamaraan na ginagamitan natin ng mga sakit. Lagi po. So, OM. Para malaman nyo kung ano yung pwede po sa laboratory. And other things available. Ito. Ito mga diagnosis na sa panin, diagnostic sa labing ng OEN, ito po ng OEN, ay isang pamamaraan na meron po tayo ng pagkakasin kung paano natin gawin na masabi po natin ang panay hindi na isang dumalit. Kung anong napulot mo sa lupa, yun ang pagkakasin ko. Yun, mamaya, then meron tayong list po lang. Ito po ang na para itong mga kulay. Kulay berde po, actually kulay berde lahat. Iba-iba lang ang pagka-berde niya, ang excessiveness ng green. Itinatapat po sa dahon ng palay. Tapos malalaman mo kung anong itsura ng dahon ng palay. Malalaman mo ngayon kung kailangan na ba siya ng maglagay ng fertilizer. Then meron po kami ngayon. Sa ngayon, meron kami nakaset up dito sa station ngayon sa aming office. Itong nutrient emission plot technique. Ito po para alamin kung ano ang kakulangan ng nutrients sa lupa na tatamnan mo. Pero may mga sistema po ito na magtatanim siya ng mga parang moet din pero mas malaki siya. Kasi si moet nasa paso, ito pong NOPT nasa field. So mawawalan din ng nutrient doon sa isang treatment. May mga treatment na itatawag po ito. Then ito po namang rice crop manager na kung saan available siya, makipag-coordinate lang po sa mga technician natin. May itatanong po siya sa inyo. Then, through internet, papadala ka ng recommendations ng kung ano bang ilalagay mong fertilizer based doon sa information na nakuha sa iyo.
Kaya kung ano po sa yung mga farmer natin, kung mag bibis tayo sa crop manager, rice crop manager, wag lang po kayong magbigay ng sikretong information. Wag kayong magsikret ng information. Kung anong tinatanong, sagutin nang naaayon doon sa tama, doon sa nangyayari sa field mo. Wag kayong magtatago ng information. Kasi pag nagtago kayo ng information, ang lalabas po, iba na rin yung result. Para bang garbage in, garbage out. Parang ganun. So dapat, kung anong tatanong, sagutin ng tama, kumbaga, based on sex. Para bigyan ka rin ng magandang recommendation. Tamang recommendation. So, Anax, ito pong mga diagnostic tools natin ay maaaring available din sa ating mga municipal agriculture offices. So, yung ating pong MOET, ibig sabihin ay minus one element technique. Ano po? Yung ating pong LCC ay yung tinatawag na leaf color chart. At yung NOPT po, yung nutrient omission plot technique. Yung rice crop manager po ay readily available na din to. Tinuturuan din po ng ATI yung ating mga technicians dito kung paano tong rice crop manager natin. So, maaari po kayo magtanong sa ating mga technicians, sa ating mga municipal agriculture offices. Ano? Okay, so yun. Napaka madaming pag-aalang, isasalang-alang para makuha mo yung tama. Madami pong pamamaraan na huwag na pong tsamba-tsamba na po. Paano natin ma-achieve yung KHEC 5, pangalawa, no direct element. Ito po yung mayroon tayong acronym dito na eat. Make it right. Kumain ng tama. Ay, parang ganun na. Tama talaga. No direct element, amount and timing of fertilizer application. It stands for element, right element. Then, A is for right amount. And T is right timing. So, make it right. E, know the right nutrient element. Ano bang tama? Masabi ko nga po kanina, ang magsasabi lang po nito ng anong tama is kung nagpa-analyze kayo ng lupa. Pero siyempre, may alam naman natin kanina, sinabi na natin kanina, yung lima na mga nutrients, nitrogen, phosphorus, potassium, zinc, and sulfur, yun ang mga kalimitang hinahanap ng ginagamit ng tanim. Yung right, malalaman mo lang po siya through MOET. Ito lang amount ang kailangan mo, amount. Ito, ganito lang dapat. Kasi baka sufficient naman doon sa lupa kung inanalyze mo siya. Then yung right timing, ito mas madali po siya. Ang gagawa po nito tayo na mga magsasaka. Kailangan nating alamin kailan ba talaga dapat o nangangailangan ng ganitong ng klase ng nutrient. So iyon po ang mga pinag-uusapan dito sa ating pag-aaral ngayon. Kasi yung mga farmers natin nakakaalam kasi sila ang nag-a-assess doon sa kanilang tanim. Sila ang nakakakita. Tayo yung mga technician naman, paminsan-minsan lang natin makikita yung farm nila. Sila, alam ko yung mga farmer natin, araw-araw nandun sa bukid. Kasi sabi po, naniniwala po tayo na ang pinakamagaling na fertilizer, pinagamaling na pesticide, ay ang footprint ng mga magsasaka. Yes, correct. Nitrogen, ito po yung isa sa malaking pinangangailangan natin. Kung mind you, kung makakakita po kayo ng may tinatawag nating fertilizer recommendation, kasi ginagawa po natin yan, pagka nagtanong yung magsasaka, ano pang ilalagay yung fertilizer? Tanongin naman namin, nag-analyze ka ba ng lupa? Kalimitan, kasi less than 10% ng farmer natin nagpapa-analyze. So, ibig sabihin, Nax, kailangan ng ipa-analyze muna yung lupa bago ka makapag-apply na ng makasabi proper right, nutrients. Na right yun. Pero habang hindi ka nagpa-analyze, ano yun? Kumbaga, tsamba yun. Oo. Pero ginagawa natin, naka-base po kasi sa libro yan, sa ginawa pa ng IRI noon, meron tayong tinatawag na general recommendation. Ito, nakabase po yan doon sa ano ba ang yield target. Yield target mo, sabi natin, ang pinakagusto mong ani, kailan ba ang gusto mo? Siyempre, para kikita ka, at least umani ka ng 100 at 50. So, 5 tons po yun. Para kumita ka. So, kung 5 tons po yan, ang tinitingnan na lang po natin, ano ba ang kakainin na nutrient yan? Magkanong nutrient bang kakainin para kumuha makagawa ng 5 tons? Kaya mayroon tayong general recommendation. Okay. A general recommendation, mayroon tayong sinasabi na 90 kilos nitrogen, 30 kilos phosphorus, and 30 kilos potassium. 90-30-30. Sinasuggest po natin yan kasi yun po ang nasa median. Yield target niya is 5 tons lang. Lalo't hindi nagpa-analyze ng lupa. Ito ang tsamba.
na tiyamba na medyo malapit sa katotohanan. Na hindi naman sobra, hindi naman kulang. Okay. Para ano lang kasi nagtiyamba. Pero best pa rin kung nagpa-analyze ka kasi malamang kung in-analyze mo si lupa mo, yung tinamba mo, baka mas sobra pa. Pwede mo pang babaan. Hindi, mas dagdag pa yung kita. No? Opo. So yun. Para umalin ng 5 tons or yung 5 tons na inani, ang kinain niya dapat ay 90 kilos nitrogen, 30 kilos phosphorus, 30 kilos potassium. Season in, season out, nilalagay natin yun. Kasi, ina-assume natin na kinuha niya yun. Pag nag-ani ka ng 100, kinuha niya yung amount na yun. Para sa susunod na cropping, ibigay mo uli ito para yun namang tatanim mo. May makukuha din ganun. So, ganun ang ginagawa na lang natin kung hindi nagpa-analyze. So, mag-general recommendation na lang mo tayo habang naghihintay kita ng analysis. Pero, best pa rin, magpa-analyze na. Nitrogen promotes rapid growth for increased plant height, numbers of tillers. Ibigay mo yung angkan niya. Sufficient number of tillers. Leaf size, magandang leaf. Number of panicles per hill. Number of spikelet per panicle. Grain protein content. Percentage of field grain. So, nai-improve niya yan. Napopromote niya yan. Ang alay. Pag naglagay ka ng sufficient nitrogen. Saan makukuha? Unang-una, sa pag nagbasal ka, 14-14, meron siya. 16-20-0, meron siya. Urea, pure nitrogen, meron. 21-0-0. Yun ang mga mapapagkunan natin ng ano. Pero siyempre po sabi natin, may tinatawag tayong balanced fertilization strategy. Yun na po yung 90-30-30. Ano po? Right amount. Ilan ba ang amount? Kung tingnan natin yung deficiency. Una, kung bansot po baga siya, yellowish ang dahon. Tapos, kulang ang tiller. Possibly, na nitrogen deficient na siya ang lupa mo. Too much nitrogen particularly between panicle initiation and flowering makes the plant prone to lodging. So, kung sumobra naman, babalik tayo natin. Itong muna kulang. Pero pag sumobra naman, hindi po maganda. Kasi malamang madali siyang mag-lodge at madaling atakihin ng peste. Or, attractive sa peste. Then, pag excessive naman po, application is costly and might contribute to environmental pollution. So, ibig sabihin, huwag susobrahan. Saan malalaman? Result ng mga analysis natin. Timing. Kailan ba ang right timing ng paglalagay ng nitrogen? Ito na po, tingnan na po natin ito. Kailangan ng nitrogen simula ng seedling pa siya hanggang po mag-panicle initiation. Yun po ang panahon na kailangan available or sufficient ang nitrogen niya. Diba? Kung naglalandbreak tayo, kung nagtatanim po tayo, naglalagay tayo ng paabuno, sabi po nila magpapaupo o basal. Basal. Magbe-basal ako. Pag nag-basal ka ng 14-14, ang sabi natin, general recommendation lang sinundan mo, naglagay ka ng apat na sakong 14-14, that is 28 kilos na nitrogen. 28 kilos na phosphorus and 28 kilos potassium. So, ang kulang mo na lang is, haros, konti na lang ang kulang mo. Ang kulang mo na lang is nitrogen. Kasi yung 30 kanina sinasabi ko, 28, utang mo na lang dos, pwede na. Dos na lang kulang. Potassium kulang na lang ng dos. Si nitrogen na lang mas madali. So, ilalagay mo po siya. Kung naglagay ka dun sa panahon na yon, yung matitira, sabi kasi natin, 20 to 30% ilagay mo sa basal ng nitrogen. Yung natitirang percentage, ilalagay mo between transplanting niyan or seedling niyan hanggang mag-panicle initiation. I-apply mo siya kung ilan pa ang kulang. 72. Nakakulangan pa. Isplitin mo. Huwag mong ibigay ng isahan. Hati-hatiin mo siya. Minimum dalawang hati. Pag-ibigay mo ng nitrogen. So, hindi pala bibiglayin na, no? Opo, hindi bibiglayin. Kasi, naman natin, panay po, unti-unti lang kumain. Pagka hindi po niya kasi naubos yan, chances are ay na mag-volatilize siya. Pag nag-volatilize, sasama sa hangin, nadalin sa ulap, pagdating ng ulan, ibabalik sa lupa. Pero malamang hindi na sa iyo, baka doon sa farm field. Mas masaya doon. Oh. Mga ganon. Ganon siya. Kaya, unti-unti lang natin ang paglagay para
ma-consume ng plant ng mabilis. So hindi dapat siya biglaan, ano po? Basta yung kakulangan ibigay before matapos ang panicle initiation. Kung maglalagay man ng nitrogen beyond ng panicle initiation, ay optional na. Ano ba? So kung halimbawa, gusto mo, sabi mayroon pang sabi nila magpabaon. Sabi, ang pag magpapabaon naman, ang suggestion natin, ang pag natin pa isa-isa pa lang or 10% heading pa lang saka ka maglagay ng pabaon. Pwede po maglagay pa ng yung iba po, sprayables, mga tinatawag nating foliar fertilizers. Pero yun ay, mind, ano po, optional. Hindi yung required. Ang required is hanggang panicle initiation lang. Kasi dito siya gagawa ng bunga. Sa panicle initiation, dito siya gagawa ng bunga. Pag sufficient ang nutrient mo dyan sa panahon na yan, I assure you na pwede niyang dagdagan si yung bunga niya. Kung lumampas sa panicle, anong magiging effect? Ang lumalalampas po doon, okay lang. Bakit mo nga pala ng tanin, pero hindi na yung dami ng buto. Before mag-panicle initiation, naglagay ka ng sufficient nutrients, malamang kung gagawa siya ng 100 butin, gawin niyang 110, di, may 10% ka increase. Pero kung lumampas na lang, nakagawa na siya ng 100, lagyan mo ng sufficient nutrient, ang gagawin na lang ng nutrient, papintugin sa bunga. Hanggang doon na lang. Hindi na lang yung number, hindi na mangyayari. Kaya tama ang right timing. Importante pala ang right timing. Then phosphorus, ito po yung P, doon po sa 4NPK. Ang function naman po nito, it promotes vigorous root development. So, napaka-importante ng phosphorus sa basal para mabilis ang pag-develop ng ugat. Alam naman natin na ugat is importante sa pag-collecta ng nutrients sa lupa. Kaya dapat vigorous po siya. So, kung titingnan po natin si ugat, subukan po natin bunutin natin ang palay. Tingnan po ninyo ang ugat. Kung ang ugat ng palay ay puro brown at itim, hindi po magandang yun. Hindi po yun healthy. Dapat ang kadamihan, brown and white ang ugat. Active roots po yun. So, kung kompleto ang phosphorus mo, mas active, mas marami pong maputi na ugat. So, napaka-active magsipsip. Tillering, improved tillering, early flowering, kumbaga na mas mabilis maginog, and ripening. Ito pong ating pong pag-sufficient po ang phosphorus. Ito pong nagagawa niya. Ano po? Pero ang importanteng-importante, kaya ilalagay natin si P sa basal para mabilis ang root development po niya. And katawan. Para mapatatag yung root. Opo. Opo. So, phosphorus yung kailangan doon. Di ba ang palay, habang mahaba si ugat, mas malayo yung reach niya, mas madami siya nakukuha ang pagkain. Okay. Ay mag-lunch man yan, mag-durus man yan, hindi basta-basta mag-lunch yan. Right amount? Ano ba ang tamang amount? So, kung may deficiency pang tinitingnan, makikita mo po, stunted po ang tubo ng palay, pero ang kulay niya is maberde. Hindi tumatangkad, pero maberde. Kaya sabi ko po kanina, kung gagamit ka ng LCC, correct mo muna yung kakulangan ng lupa bago mo maging effective sa paggamit ng LCC. Kasi hindi mo kinorek. Akala mo green pa. Kasi deficient pala ng phosphorus. Oo. Pag tingnan mo, ay, 4 pa, di ako mag-abono. Yun pala, kulang na talaga ng nitrogen. Tinago lang ng phosphorus. Okay. Kaya napaka-importante na ma-check mo muna si lupa. Huwag tayong umasa sa kulay. Ang kulay na magaganda, mga kulay namin. So, yun ang napaka-importante. So, result ng moet para maalaman mo kung ano ba ang amount. Pero kung wala, sabi ko nga kanina, kung wala pa, kung ngayon hindi pa kayo nagpa-analyze, nakapagtanim na kayo, tsaka na muna natin yung general na sinasabi ng mga libro na ito lang yung minimum. Huwag munang susobra. Lalo wet season. Huwag mag-try ng sobrang pataba pag tagulan. Pag wet season, ano? Ito po yung timing. Kailan ba ang pinaka-timing niya? Sabi niya po, pag transplanted, 0 to 14 days. Ito po yung kata-transplant pa lang, magde-develop pa ng ugat. 0 to 14 days after transplanting. Yes. Kailangan malagyan mo na po ng phosphorus.
sa ano naman po, sa direct seeding, 7 to 10 days after sowing. So, 1 week, maglagay ka na. So, kung naglagay ka sa basal, kahit yung 1 week, pwede nang, hindi na, kasi nasa basal na, nai-incorporate mo na sa lupa, nandyan na po siya. So far naman, advantage naman sa phosphorus, hindi siya masyadong volatile compared dun sa nitrogen. Okay. Then, ang pangatlo po na pangangailangan is potassium. Ito, regular potassium. Potassium improves root growth and plant vigor. Kumbaga, siya ang nagpapatikas. Pagka-sufficient po ang potassium, ang mga dahon ng palay, karamihan po nakaturo sa langit. Naka-erect. Parang ano rin yan, laging maka-erect. So, hindi siya lupay-pay. Yeah, hindi lupay-pay. Kasi ito kasi partner ko ay so erect siya, hindi lupay-pay. Yan, erect. Okay. Improves tolerance and rise to adverse conditions, pest and diseases, drought and lodging. Dahil nga mapakatikas niya at medyo malakas ang hangin, kaya niyang i-sustain. Di ba, sa maglalads yan. Tapos, ang napaka-importante po nun kasi doon sa tinatawag nating photosynthesis. Yung photosynthetic activity ng dahon, hindi lang po pala ang palay po pala ng natin ang naggagawa ng photosynthesis. Hindi lang yung ibabaw na part, pati yung likod, mas madami pa dun sa likod. Kung ang palay ay nakahiga yung dahon, pag sinag kasi ng araw, paglapat ng sinag ng araw, magpa-function yung photosynthesis niya, nagagalaw. Pero yung nasa ilalim, hindi man nasinagan, matutulog lang yun. Pero kung erect siya, masisinagan lahat, magpa-function. Ibig sabihin, mas marami siyang ma-store na food. Improves uptake of other nutrients, increase grain size and weight, and numbers ng floret. Na obserbahan ko ng maganda yan. Potassium deficiency is often not detected because of its symptoms do not appear until the later growth stage. So, hindi mo makahalata sa early stage yung deficiency. Mas makikita mo siya sa panahon ng late part. Kung kailan nagmamature, saka mo malalaman, ay kulang pala. Mga ganun. Ang source niya po, 1414, 17017, 0060, sa commercial. Yung organic fertilizer naman po natin, meron po yan, nandyan na talaga. So, lagi pong maglagay ng organic fertilizer, ano po? Sa basal pa lang, naglaland prep ka pa lang, at least 8 to 15 bags na organic fertilizer per hectare, or kung marami kayong stock ng manure ng baboy, ng manok, maglagay na po sa field para po mabawasan po yung requirement natin sa fertilizer at mabawasan ang gastos natin. Huwag ikalat yung mga dumi ng hayop. So, ano yung recommended ng organic? 8 ang to 15? 8 to 15 bags per hectare. Sa basal yon. Sa basal mo ilalagay. Pero kung gumamit ka ng, nagtipid tayo, kasi mura po ang poultry dung. Poultry dung, 100 ng isang sako yon. Pwede rin yon. Pwede rin pong ilagay siya. Pero, ang suggestion ko po, ilagay mo siya right after harvest mo, maglagay ka na. Para pagdating ng pagpadling mo, pagpadil ng lupa mo, pag land prep mo, madali siyang ma-incorporate sa lupa, madali siyang mabulok. Ano ba yun, pinatuyo na? Kung malimbawa, mas maganda kung pinatuyo kasi yung mahirap magtrabaho kung basa ang ipot ng manok. Oo. Barang hindi mo maaatim ng sikmura mo yun kasi alam mo naman ang amoy ng ipot. Kung tuyo, mas okay. Pero sinasuggest ko na mas earlier kasi siyempre may expose sa sunlight, sa rain, madali na siyang mabubulok. Barang dating man na naglaland prep ka, ano na siya? Semi-decomposed siya. Mas madali yung decomposition. Deficiency, ito na po, sabi niya po kanina, late part niya malalaman. Kalimitan po malalaman kung deficient po ng potassium. Yung flag leaf niya, yung mga huling dahon niya, nag-yellow orange, nag-orange color. Parang dark orange. Possibly na ito. Kasi mapapansin mo kung alangan namang, kung ano na yan, kung nag- wider na ang seed, o nag-dry up na si dahon. Kasi dry up yan. Yan po, fresh, pero iba ang kulay. Yung dulo lang po, nagbabago ang kulay. Kasi napupunok. Natutuyot na.
So yan ang isang palatandaan. Ah, kulang siguro ng potassium itong lupa ko. Kaya sa susunod na season, malamang lagyan ko ng potassium na mas marami. Kung hindi ka nagpa-analyze. Pero best, sabi ko po nga, best na best pa rin, i-analyze mo para sigurado ka. So dark brown po, necrotic sparse fears appear on the tip of older leaves. So late mo na malalaman. Right timing? So ang right timing niya po, sabi niya po, 5 to 7 days after panicle initiation. Before panicle initiation, dapat ilagay na. Mas best pa rin sa akin kung 5 days before panicle initiation. Pero pwede pa rin kasi protection niya dun sa ano eh, sa floral development, tapos sa pest management, tapos sa diseases. Kaya nandyan po siya. And sabi niya po, 0 to 14 days, pwede na pong maglagay kung transplanted po siya. Kung direct seeded nun po, 0 to 14 days, hanggang po dun sa panicle. Kaya meron, parang meron gap, di po ba? Sa early 14 days, dapat meron siyang sufficient potassium. Tapos, may sufficient pa na puputulin niya doon po sa panicle initiation. Kasi ang purpose nitong panicle initiation, yung development po ng uhay, ng floret, ito namang nasa unahan, purpose po nito, patibayin ang katawan niya sa darating na stresses. Okay. Kasi laging nakasasabak sila sa stress. Ito yung stress, ano ba ang tawag nito? Protection nila sa stress. Parang stress tabs lang yan. Yan na po kaya ng stress. Yun. Then meron tayong tinatawag na sink. Ito, malimit, meron kaming farm sa Baaw noon na lagi naming problema. Ito po yung lugar na malalalim. Lagi naming problema na delayed siya mag-mature yung tanim namin doon. Pag bata pa siya, hindi nagtitiller. Hindi pa namin alam doon na may ganun. Deficiency pala ng zinc. Pero pag drain naman namin siya, magre-recover din naman. Madilate na nga lang siya. So, yun pala, yun ang mga sinyalis na may deficiency ng zinc. Yung mga old leaves, ay madaling mamatay. Diba ka? Vegetative state. Yung mga older leaves, madali siyang mag-dry up. Ang ayos pa naman yung mga bagong leaves, pero mabagal mag-galaw. Yeah, it is essential for several biochemical pathways and structural processes in the rice plants. So, pagka ganito, pwede ka pong maglagay ng mga ameliorants ng zinc. Pero sabi po nung isang researcher na nakilala ko sa field rice, ang palay ang deficiency daw ng zinc. Pag na nababad sa ano, para bang na-fix siya. Lalo daw pag na-fix siya, parang fix ang zinc. Hindi man absent or hindi man deficient. Kung na-fix, ibabad mo lang sa tubig, mag-neutralize. Kasi may pH pala 'yon, parang mga pH na ganoon. Mag-neutralize pH. pH. Pero ito naman, kabaligtaran kasi kailangan i-drain mo siya para mag-recover. Kung hindi ka nag-ameliorate. Pero kung mag-ameliorate ka ngayon, so yun po ang mga dahon po, kung tinapon ninyo na ang dahon na may zinc deficient, para siyang... Ito naman parang may spots. Parang brown spots. Ano, ganun. Pero brown light, spots. Diba? Parang lighter. Oo. At buong dahon niya. No? Buong hanggang hindi lang part, buong dahon na. No? Yung kanina, sa tip. Nasa ito, tip naman yung isa yun sa potassium ba yun? Ito halos sa buong dahon. Mag-i-exhibit. 2 to 4 weeks after transplanting, makikipapansin mo na daw siya. So, ibig sabihin, younger pa. Kaya may chance pa namang makarecover. Ngayon, kung maglalagay ka, kung gusto mong makorek, pwede naman. Siyempre, gagastos ka ng konti. Kung transplanted po siya, matapos mong bunutin ang seedling. So, sabi kanina, yung pinag-i-discuss nyo kahapon, session ninyo, na yung seedling, piniprepare, binubunot. Ano po? Oo. So, pakabunot, ibababad mo ngayon sa zinc solution. 2% zinc solution. At least overnight. Bukas mo itatransplant, ngayong araw, ibabad mo na. Pero ang hirap siguro nun, ilang baldi, langgana ba, ang pagbababadan mo ng seedling. Mm-hmm. So, di, gamin mo na lang, ikalat mo na lang doon sa buong seedbed. Before mo bunutin, ikalat mo na si zinc.
Dalawang kilo. So sa seedbed na seedbed siya kakalat. Sabugan mo na ng zinc oxide. Okay, para pagbunot mo, dala-dala na si zinc, pabigyan mo naman ng panahon na ma-absorb niya. So mga 2 to 3 days. Siguro 2 days pwede na bago mo bunutin. Kung broadcast, kung halimbawa, hindi ka nakapag-dip, yung seedling, hindi mo na-treat. Ang option mo, siyempre, magkalat dun sa field. Kung, o ang requirement na po doon, 10 to 14 days after transplanting, maglagay ka ng 25 kilos zinc sulfate bawat hektarya. Sa broadcast yun. Broadcast 25 kilos zinc sulfate per hectare. Okay. So, pwede rin namang spraying. Gusto mong tibid-tibid. 2% solution spray. 170 liters per hectare. So, okay, tingin mo yan, ilang 16 liter per ano per tank load. So, mga 11 tank loads. 11 tank loads. 2% solution. Kung sa direct seeded, pwedeng seed coat. Mag-seed coat ka. Kumbaga, nung tayo nag-aaral, sabi, inoculation, parang i-inoculate mo siya. Mm-hmm. Pagka nag-pre-germinate ka, bago mo isasabog, i-coat mo. Ihahalo mo din yung zinc sulfate. Para kang naglagay ng ano, naalala po ninyo yung sinasabi natin na naglagay ng yung kulay itim. Nakalimutan ko na yung itim na nilalagay natin sa farm. Na bago magsabog, nangingitim yung ano. Kasi based nun ay uring. Uling po yung pinapatubuan. Microorganism po yun. Bago mo ikalim. Trichoderma. Trichoderma. Trichoderma ba yun? Parang ganun. Basta may na ano ko dyan, parang ganun. Parang yung ginagawang ganun. Na i-coat mo si seed niya. Before you broadcast. So zinc. Pwede pong zinc oxide. Then sulfur. So far naman yung sulfur, sabi niya po, ang trabaho niya promotes uniform growth and maturity. Effects of chlorophyll production, ibig sabihin nagpapaganda ng papatingkad ng kulay berde. Protein synthesis and plant function and structure. Delayed plant development and maturity. So kung may problema ka dun, pwedeng ma-delay ang development and maturity ng palay mo kung deficient ka. Affects yield of deficiency occurs at vegetative states. So vegetative pa lang, malalaman mo na kung kakulangan. Ito naman nakukuha sa mga nabibili natin commercial fertilizer. Hindi mo na kailangan bumili ng hiwalay. Kasi may mga 14-14 ngayon na dinagdagan na ng S ng sulfur. So marami ng ganyan. So naka-incorporate na siya doon? Incorporated na siya. Right amount? Kung napapansin mo may deficiency, ang isa pong symptoms, reduced ang tillers niya. Yellowing ng young leaves naman. Yung ito sa young nitrogen leaves kanina, buong ano, yellowing. Ito naman young leaves lang. Ang nag-yellow, yung yellowing. Tapos mababa, walang tiller. Pag dinerate yung namunga siya, maiksi ang panikil. Kulang ang spikelets. Pero ano, delayed din po ang maturity niya. Malalaman mo lang siya kung totally kung ipapa-analyze mo si lupa mo. The amount of sulfur in 14-14, 12S is sapat na. So, nagbasal ka 14-14S. Huwag mo nang isipin yung sulfur kasi nandyan na po siya. Kompleto na ang binilagay ng fertilizer. So, adequate na po to correct usual sulfur deficiency. Kumbaga, 3-in-1. Kinormos kakulangan mo sa phosphorus, kakulangan ng potassium, na nabigyan mo pa si kakulangan sa sulfur, 3-in-1 ka. Parang kape lang yan. Hindi man ako sa amin magkape, ha? Magkamangiti. Kape daw likes. Kape muna kaya. Sulfur. So, kailan ba ang right timing ng sulfur? Kailan mo dapat i-apply para makorek ang deficiency? Una, kung transplant din po yan, the same po sa direct seeded, 0 to 14 days after transplanting. So, tamang-tama po doon sa application ng basal. So, ang yun ang tamang correction. So, huwag kang maglagay ng ano na. Oh,
ng late at masasayang. Well, para daw maging effective masyado ang fertilizer, incorporate fertilizer into the soil for better absorption and nutrients and avoid nutrient leaching and volatilization. So, napaka-importante po, huwag pong masyado pong maghuga-huga. Sabi natin, hindi, mag-ano na lang ako, after na lang mag-transplant kasi nadyan na si palay. Mag-a-apply ako ng abono sa basal na final, wala pa namang tanim. Huwag po kayong huwag mong isipin po yun. Na dapat ma-incorporate para maiwasan yung pagkawala. Kasi nakahawakan na po yun ng mga lupa po natin. Apply 20 to 30%. Pwedeng maging 20, depende dun sa available dun sa nutrient. Pero pagka 14-14, 30%. Makukuha mo na po si 30%. Of total N requirement during the first application. Ito yung sa basal. Yung matitira niya na 70%, itatap dress mo na po ngayon. Apply top dress fertilizer at low water depth. So, huwag naman pong napakalaking tubig. Huwag naman pong walang tubig. So, tama lang. Apo. So, 2 to 5 centimeter. Baliktarin mo po yung muro na tanggurangan. Pag nakarating po dito sa taas yung... Paano kung maiksi ang tanggurangan? Average naman, Ma'am TG. 2 to 5 na naman yun. Ikaw. So, may ano naman yung leeway. 2 to 5 cm. 2 to 5 centimeters po, ano? Pag mahaba, 5 centimeters, pasok pa rin. Okay. Apply fertilizer during cooler part of the day. So, huwag masyadong mainit. Pero, huwag namang umuulan. Mga alas stress. Pwedeng sa hapon. Alas stress, ganun. Para daw po maiwasan yung loss ng net. Kasi, pagka na-expose sa ano po yun, di ba nagbabasa? Mahihiwalay na po si carrier tapos si nitrogen. Alam naman natin na nitrogen is gas. Mm-hmm. So, pag nabasa yun, maghihiwalay na sila. Ang maiiwan dun sa field mo, yung carrier, umalis na po si nitrogen. Umalis. Yun. Input-output outcome ng paglalagay kung sa K-check. Una, ang input, kung right element from fertilizer use, kung tama yung nilagay mong element, nutrients, right amount ang paglagay mo, then right timing, ito po yung mga input na gagawin natin. Ang output po noon, sufficient ang nutrients na maibibigay mo sa tanim mo. More tillers ang mangyayari. More tillers, more panicles. Siyempre, more panicles, more grains. Increase cost efficiency and nutrient uptake. So, ma-improve mo yung gastos mo, maitatama doon sa balik mo. So, efficient ang cost. Minimize pollution to the environment. Kung tama, walang sobra, walang mapupunta sa environment, walang pollution. Ang outcome, siyempre, high yield. Pag tama si cost mo, higher ang profit mo. Wala kang damage masyado sa environment. Pero sabi na po natin, kung noon di tayo nag-fertilize, pero ang magandang effect ng fertilizer na nakita ko po sa farm namin sa Baaw, yung lupa namin na bababaw, nung ginagamitan na ng fertilizer, bumabaw. Ay malalim, naging mababaw. Hindi na nahihirapan mag-land prep. Pero, kasi tumigas yung ilalim na lupa. So baka yung sinasabi ng iba, paglagay ng daw ng fertilizer, may iniisip sila kasi daw ang ginagamit na carrier is gypsum. Paramihan ng mga complete gypsum daw ang ginagamit. Hindi ko nga alam. Yung white clay, ba white clay yung ginagamit na para ipunin yung fertilizer. Pag nilagay mo sa field mo, titining sa lupa yung white clay, tumitigas, yun, mamatigas ng hard pan. Bumababaw. Kaya parang ganun. Malamang totoo po yun. Pero siguro, time din naman, mahaba-habang panahon pa man. Kaya itama lang para maiwasan yung ganun sa ma-degrade ang ating environment. Next, ano pa? So yun. Yun po ang mga importante sa paglalagay ng fertilizer. Pasadahin natin ng konti si Moet. Ito po yung pag-establish ng Moet para gusto silang mag-Moet para ma-analyze si lupa. Kasi kung malayo siya sa soil laboratory natin, hanap na lang po tayo ng Moet. Pwede na gamitin na Moet. Pwede niyong gamitin. Kasi po, ang Moet po, ang magagandaan po sa Moet, ang palay daw po kasi hindi nakakapagsinungaling. Whatever makuha niya sa lupa, ipapakita niya sa growth niya. So, hindi siya makakapagsinungaling. Wala itong color blind. Ganon.
So ang ginawa ang gawin natin, kumuha tayo ng 7 pots. Pwede na po yung mga Wilkins or yung pinaglagyan ng 6 liter na mineral water. Yung sa mayonnaise, pwede po yun. Lagyan po ng 35 kilogram fresh soil to be tested. So, 7 po yan. Kung 35, i-divide mo, tagli 5 kilo. Oo. Bawat isang pot, 5 kilong kilo. Fresh lupa. Ang fresh lupa po, mas maganda po sana kung ka-harvest pa lang, kukuha na ng lupa. Kalat-kalat po dun sa field. Pero kung mas gusto mong madali, na tractor na, na land prep na, kuha ka ng lupa, basta alisin mo po yung mga damo-damong, mga stables, dapat lupa lang. Punuin yung pot. Pag napuno, may mga kits po yan. Sa mga kits, may mga fertilizer po yan. Kung anong nakalagay na fertilizer, i-mark po din kung N, minus N, markahan ng minus N si ano, si pot mo, ibuhos po yung nakasalob ng sachet. Pakabuhos po dun, haluin, maghugas ng kamay. Parang alcohol, parang COVID lang yan. Pag pee naman, lagay mo naman doon, haluin, hugas ka naman. Bawat basta hahawak ka ng isang kit, maghugas ng kamay. Kasi kung hindi, baka mailipat mo yung galing sa minus P, nailipat mo sa minus P, hindi rin effective. Dapat clear na walang maipapasa. Then, tatamnan po natin yung pot ng seedling. 10 days old na seedling, tamnan po ng at least 5 or 4 na seedling. Kung direct seeding man yan, budbudan mga 10 seeds para tumubo. After 2 weeks, tanggalin yung pangit, iwanan yung maganda. Buti na lang, maganda si Tichi, kaya hindi pa namaalis. So, para po dun sa nakikinig sa radyo, yung ating pong wet kit ay merong mga nakapaloob na ano yon, yung mga parang elements? Nasa sachet. Parang mga, nasa sachet. Hindi yan siya buha, hindi po yan siya buha. Fertilizer din po yan. May mga labels po siya. Yun din po yung ilalagay nindo doon sa mga pots na i-prepare nyo. Ano po? Kung anong label niya doon, iyon din yan ang li-label mo. Tapos tatamnan na diretso bago kalilipat. Okay? Malalaman mo ngayon, after 45 days, makikita mo kung sino ang hindi gumalaw, ibig sabihin, yun po ang kakulangan niya. Kung anong kakulangan doon, yun ang dapat ilagay mo dun sa lupa. Huwag kang pagpiliin yung maganda. Ay, itong maganda, gagawin ko complete kasi maganda. So, hindi mo po nakuha si essence ng buhay. Yung pinakapangit po dun, yun ang ipupuno kasi yun ang kakulangan niya. Okay, nakuha po ba mga ating kaugnay? Yung paggamit po ng ating mowet, ano? Po, saka tutulungan sila ng mga 80s natin. May mga technicians naman po, pwede 80s. Nyo pong hingin ang kanilang tulong kung paano po isagawa itong ating mowet po. Okay, so yun ang pag-ano ng mowet for analysis. Pero kung walang-wala, punta na lang po kayo sa laboratory natin, magpa-test ng lupa. Okay, so yan po ang kabuuan ng key check number 5. So maraming salamat, Nax. Yes, Ma'am Tejita. Thank you very much din. Okay, so ang key check 5 ay tamang pamamahala ng sustansya sa palay sa tamang panahon. So yun po. So dapat alam natin ang mag-assess ng ating lupa at saka yung ating pong palay para maka-apply tayo ng tamang nutrihino. So ayan, natapos na naman po ang ating isang oras. At ngayon po ay ibibigay natin ang ating question of the day. Magbigay ng at least 3 important macro elements na kailangan ng ating palay. So ulitin ko po, magbigay ng at least 3 important macro elements na kailangan ng ating palay. So sasagutin po natin yan sa sunod po na episode natin. So kung meron po kayong mga katanungan o klarifikasyon, maglagay lang po sa ating comment box sa ATIB call hashtag Sarabay Channel sa YouTube po or sa number or i-text ninyo sa number na 0917-874-9729 para sa ating tagapakinig sa radyo. So abangan nyo po ulit kami. So bukas po ang sunod na episode natin para sa ating key check number 6. So antabayanan lang po ano? The same FB page, YouTube channel at our radio station. So maraming salamat po ating mga kaugnay sa inyong pagsubaybay, pakikinig at panonood. So lagi po tayong mag-iingat at stay safe, follow health protocols. Together we heal as one at Diyos mabalos po sa Indogabos.